Hello guys, welcome back to my channel, and for today's vlog, mag-quick update po tayo sa lagay ng ating market ngayong araw na to. So bago tayo mag-start guys, like and subscribe muna kayo dito sa ating channel para hindi nyo po mamiss itong ating daily updates. At mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking second YouTube channel, it's called Wolfie ASMR guys. Meron po tayong link dyan sa ating description box. I-click nyo lang po yung link na yan para makapag-subscribe kayo dito sa aking channel. No? So malapit na pong lumipad ito. Inaantay ko na lang po yung binili kong mga tools na gagamitin natin for our first ever ASMR video, no? So, balikan po natin itong ating market ngayong araw na to. So, today's the 7th guys. Ayan, malapit na po pala itong ating election, no? So, may the best president win po. Wala po tayong iniindorsong presidente dito sa ating channel, no? Non-partisan po tayo or neutral lang po tayo. So, ayun, napansin ko ang dami pong nag-aaway-away sa social media about kung sino po ba yung presidente na dapat ihalal. Well, I respect everyone's opinion guys. May kanya-kanya po tayong opinion. Respeto na lang po natin ang isa't isa para maiwasan po yung awayan or iringan na ganyan, no? So, ayan. Non-partisan po tayo dito. Wala po tayong ini-endorsong presidente or sino mang politician na tumatakbo, no? So, ayan, ini-encourage ko po kayong bumoto sa May 9th, guys. Ayan, iboto nyo po yung gusto nyo, no? Wala po tayong ginajudge na tao. Basta iboto nyo kung sino yung gusto nyo. Ayan. So, ito, balikan na po natin itong ating market ngayong araw na to. So far guys, mababa pa rin po itong ating palitan kay BTC at wala pa rin pong bounce back or rebound na nangyayari, no? So stuck pa rin po si BTC sa $36,000. Ethereum, ganun din po, bumaba ng negative 1.57%. Yung ibang altcoins natin guys, kagaya ni BNB, ayan, umangat na ng kaunti. Yung iba naman ay pulang-pula pa rin po, no? So talagang yung market sentiments natin ay nasa extreme fear pa rin po. Matamlay pa rin po kumbaga itong ating market, no? So bago po tayo mag-update or mag-technical analysis kay BTC, kung gusto niyo pong mag-trade dito sa Binance, meron po tayong code or referral link dyan sa iba ba guys. Once na ginamit niyo po yan, ay makakatanggap po kayo ng 10% commission, no? So ayan, gamitin nyo na po para makapag-take advantage po kayo dyan sa 10% commission na yan. So sa lahat po ng trade yan, mapa-future po at mapa-spot trading, makakatanggap po kayo. So ito po yung current chart ni BTC ngayon. Ayan, tignan natin. So far guys, after the dip, nagkaroon lang po ng correction, no, or consolidation dito sa kanyang market. Wala pong masyadong movement, no? At kung mapapansin nyo, may mga indecision po dito sa ating market kasi may mga lumabas po na doji. So, as of right now, itong ating RSI ay flat pa rin. Nasa oversold areas na tayo. However, wala pa rin pong bounce na nangyayari, no? So, ang po pwede pong mangyari dito ay kapag nabutas po itong ating support line dito po, itong green na to. So this is $35,579. Kapag nabutas po yan, malaki po yung chance na bumaba po tayo sa $34,000 guys. Kasi yan na po yung susunod na support line natin. Otherwise, kapag nagkaroon po tayo ng pump dyan, or bounce na sinasabi, no, mas malaki po yung possibility na ma-hit natin itong ating resistance or magkaroon po tayo ng breakout dyan. But as of right now, itong mga signals po natin, MACD natin mababa, no? RSI natin nasa oversold areas na po tayo. So, antayan po natin hanggang mamaya. Tingnan po natin kung magkakaroon po ba ng bounce back. So, bukod pa dyan, ito, tingnan din po natin itong ating SLP, ano? So, ano na nga po ba itong nangyari kay SLP? So far guys, ano, consolidating din po itong pressure ni SLP, sideways po tayo, walang masyadong movement, no? RSI natin matamlay kasi malapit po tayo dito sa oversold areas guys at wala pa rin pong bounce na nangyayari kagaya po ni BTC, no? So siguro guys, kapag umangat po itong pressure ni BTC at gumanda-ganda po yung price niya very soon, ay aangat din po itong presyo ng mga cryptocurrencies natin, especially yung mga altcoins natin, no? Kasi kung talagang maganda yung presyo ni BTC, nagkakaroon din po ng hype, nakakapag-create to ng hype sa ibang coins. At yung ibang coins natin, dahil may hype, ay tumataas po, no? Kasi yung confidence po as a trader or ng mga investors natin ay mataas din.
So, ayan, so far wala pong big movement dito po sa presyo ni SLP at mukhang malayo pa po, no? Maghihintay po tayo ng panahon para makabawi dito kay SLP kasi ang presyo po ni SLP as of this moment ay naglalaro po sa 60 centavos. So, medyo malayo na po siya dun sa 1 peso, no, na goal po natin. So, talagang napakasakla po na nangyari dito kay SLP. Mukhang bumababa na po talaga itong presyo niya, no? So, sa susunod na update, sana naman pang malakas ang update yan para naman tumaas itong presyo ni SLP, no? At ma-maintain po, ma-sustain. Kasi ang nangyayari kapag may ma-update, talagang umaangat po itong presyo ni SLP. Pero eventually, in the long run, guys, hindi po na-sustain eh. After the pump, bumababa na po itong mga prices nila. And then, yung pagbaba po talaga, talagang consistent, no? Every week, every day, talagang mababa yung price. And then, kapag meron ulit update, dun ulit magpapump itong presyo ni SLP. So, ganun po, nagbibehave talaga itong presyo niya, no? Sa hype lang po siya. So, dito naman kay AXS, guys, nandito pa rin po tayo sa $28. Dati-rati po, nasa $33 to, no? So, nandito po tayo. Eventually, guys, nung nag-dip itong CBTC, ay nag-dip din itong presyo ni AXS, no? So, si AXS naman, guys, ayan, malapit na po tayo dito po sa ating support, no? Anytime po na nabasag itong ating support, ayan, bababa na naman po itong presyo ni AXS. Ito namang RSI natin, guys, ayan, malapit na po tayo sa oversold areas, no? So, eventually, kapag na-hit po natin itong oversold areas, may bounce back din po na mangyayari dyan. Pero as of right now, since matamlay yung mga presyo ng mga cryptocurrencies natin, mag-abang lang po tayo ng panahon, no? Maghintay lang po tayo hanggang sumigla po ulit yung mga prices nila. That's gonna be the time, guys, na makakapag-take profit din po tayo, no? Lalong-lalo na po kapag nag-update na itong si developer. Kasi minsan, umaangat itong presyo ni BTC, pero hindi po ganun kaangat itong presyo ni SLP at saka ni AXS. Nagpa-pump sila, konting-konti lang, no? So, yan po ang ating update. Kung nagustuhan nyo po itong ating update, please do not forget to subscribe and like this video, no? So, see you again next time, guys. Take care and goodbye.